doon sa mga ospital na ini-expect na natin na mapupuno ito ng mga pasyente, napakadilim. Alam mong walang kuryente, alam mong kinukulang sila ng pasilidad. Mahigit 2 linggo na noon, wala pa ng manalanta ang Super Typhoon Yolanda. Pero di tulad ng ospital na ito, marami pa rin liblib na lugar sa Leyte na hindi pa nakakatikim ng kahit kaunting tulong. Mga lugar na mas madaling mararating gamit ang aming mga motorsiklo. Kaya ang misyon naming mga riders, ihatid mismo ang mga nalikom naming tulong at dalhan ang mga nasalanta ng kaunting ginhawa. Kinabukasan, tinungo rin namin ang isa pang barangay sa Tagami na halos hindi pa nakakatikim ng relief dahil mahirap itong tuntunin ng sasakyan. Pupunta tayo sa barangay Candagara, mga at least mga 1 hour. Lubak-lubak at makipot ang daan patungo sa barangay Candagara na nasa mabundok na bahagi ng Tagami. Kaya tanging motorsiklo lang ang kayang dumaan. Sa pakiramdam ko, parang natuwa ko. Yung maraming tao, natuwa yung nagbigay ng GMA sa puso ng relief goal. Nakilala namin dito ang 68 anyos na si Nanay Rubing. Walang natira sa bahay ni Nanay Rubing matapos itong padapain ni Yolanda. Sa ngayon, ang mga pinagpatong-patong ng mga tirang kahoy at yero ang nagsisilbing pansamantalang tirahan nila ng kanyang apo na si Rico. Labis-labis na ang pasasalamat ni Nanay Rubing sa natanggap na tulong, lalo pat hindi pa rin niya nakakausap hanggang ngayon ang mga kamag-anak na naghahanap buhay sa Maynila. Kaya ako umiiyak nung katira ko dito. Hindi ako binigyan ng mga bigas. Wala kaming pagkain. Mabuti na lang may nagbigay sa amin ng bigas, saka yung ano, tinapa. Yan ang inuluto ko. Sabi ko, salamat ng Diyos, binigyan tayo ng pagkain ng ganito. Kung ako lang naghanap, hindi ako nakakahanap ng ganyan, pagkain. Matinding trauma ang iniwan ng Super Typhoon Yolanda sa alaala ni Aling Teresita. Lumakas na naman yung hangin. Doon na kami sa ilalim ng misa. Sabi ko, naku po Diyos ko, saan pa tayo lalabas nito? Ang lakas-lakas ng hangin. Dagdag pa sa pasanin niya ang karamdaman ng 44 anyos ng anak na si Rose Galda. Hindi ko yan nakapatingin kasi walang pera. Papunta pa lang doon sa Tacloban. Pamasahe, konsultasyon. Wala pa rin komunikasyon si Aling Teresita sa iba pa niyang anak na nakatira sa Tacloban at Palo. Hanggat malayo at malubak pa ang daan tungo sa tuluyang pagbangon ng mga kababayan nating sinalanta ng bagyong Yolanda. Naway patuloy na mamayani ang iwa ng bayanihan sa sarili nating paraan. Dahil hindi nasusukat ang tulong sa laki o dami, kundi sa kusang loob nating pagbibigay nito.